Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Narito naman po tayo, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral hinggil sa tinatawag na buyo. Ibig sabihin ay ang mga pagbibenta, pangangalakal, o kaya ay pagbibisnes. Natalakay natin, kung naalaala natin, mga kapatid, ang mga nakalipas ng ating pag-aaral, ay natalakay natin ang tinatawag na mga khiyarat. Ibig sabihin ay ang mga opsyon sa pagkakasundo sa tinatawag na bintahan. At ang pinakahuling nabanggit natin ay tungkol sa tinatawag na khiyarul aib. Ibig sabihin ay opsyon sa kapintasan. Kung saan, mga kapatid, ay kapag ang paninda ay mayroong mga depekto, mayroong kapintasan, kailangan nabanggitin natin bilang nagbibinta. Hindi pwede na ilihim natin ang depekto o kaya ang problema, ang kapintasan ng ating paninda. Ganon din na nabanggit natin na yung tao na nakakakita o nakakaalam sa paninda na yon na mayroong kapintasan o kaya ay mayroong depekto, kahit na hindi siya ang nagbibinta o hindi siya ang may-ari, marapat na banggitin niya ito o kaya ay sabihin niya sangayon sa ibig sabihin ay mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang paninda kapag ka mayroong depekto, maliit man ito o malaki, ay ibig sabihin ay babanggitin o kaya ay sasabihin sa bumibili. Mga kapatid, ang ating matatalakay naman sa ngayon bilang pagpapatuloy ng ating paksa ay ang tinatawag na al-buyu al-khassa. Al-buyu al-khassa, ibig sabihin ay ang mga pagbibinta o kaya ay ang mga pangangalakal o mga pagbibisnes ng tinatawag na khassa. Ibig sabihin ito ay exclusive na binigyan ng mga pangalan sangayon sa mga pantas sa Islam. Mayroong dalawang uri ng tinatawag na buyu khassa. Unang-una ay al-buyu al-ja'iza. Pangalawa, al-buyu al-manhi anhu. Ang ibig sabihin ng buyu ja'iza ay ang mga pagbibinta, pangangalakal o kaya ay pagbibisnes na pwede o kaya ay ipinahihintulot sangayon sa pananampalatayang Islam. Pangalawa naman ay al-buyu al-manhi anhu. Ibig sabihin nito ay ang mga pagbibinta, pangangalakal o kaya ay pagbibisnes na ipinagbabawal. So inshallah ay matatalakay natin ito sa abot ng ating makakaya, kung saan ano yung mga uri o mga klase ng tinatawag na pagbibinta, pagbibisnes, pangangalakal na kung saan ay ipinahintulot sa pananampalatayang Islam, at ano yung mga pangalan ng tinatawag ng mga buyo, mga pagbibinta, pangangalakal o kaya ay pagbibisnes na ipinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ito, mga kapatid, al-buyo al-ja'iza. Itong mga buyo, mga pagbibinta, pangangalakal o kaya ay pagbibisnes na pwede o kaya ay ipinahihintulot sa Islam. May mga pangalan, mga kapatid, bagamat mayroong ibang mga tao na hindi gaano malinaw sa kanila kung ang mga itong mga klase ng pagbibinta ay ipinahihintulot ba sa Islam o kaya ay hindi ipinahihintulot sa Islam. Mga kapatid, sa ngayon mababanggit natin, unang-una ay ang tinatawag na at-tawliya. At-tawliya. Ibig sabihin ng tawliya ay yung
binili mo na paninda items ay ibibinta mo ito ng katulad din ng presyo ng pagbili mo sa paninda na yon o kaya ay items. Katulad ng sasabihin ng tao na nagbibinta, itong tinatawag na tolia, sabi niya, ibibinta ko sa iyo ang aking binili sa halaga ng aking pagbili. Pero ang paninda na yon o kaya ang items na yon ay nasa sa kanya na, nakuha na niya yung items, hindi yung nasa malayo pa. Halimbawa, bumili siya ng isang item, isang bagay, tapos ibibinta niya pero hindi naman niya ito nakuha. Ibinibinta niya na hindi niya nakuha. Naalaala natin yan, ha? Sa mga nakalipas, nakabilang sa kondisyon ng pagbibinta, ibig sabihin ay nasa sa iyo, nasa aktwal at kaya mong ibigay ang, ibig sabihin, ang iyong ibinibinta. Ito. Anyabi'a mashtarahu wa kabidahu bithaman alladhi ishtara bihi. Ibinibinta ng tao ang kanyang binili na nakuha na niya, yung kanyang binili na iyon, ibinibinta niya ng katulad ng pagbili niya doon, katulad ng presyo ng pagbili niya. Na hindi na, kahit na hindi na niya babanggitin o hindi niya nasasabihin sa bumibili na yan na ang halaga ng presyo, kahit na hindi na niya sasabihin ang halaga ng presyo na yun ng pagbili niya, pero understood na yon, ibig sabihin kahit na hindi niya babanggitin sa araw na yon, ibig sabihin yon, consider na, ibig sabihin yon ay tauliya. Halimbawa, bumili siya ng isang bagay, tapos ibininta niya dyan, ibinibinta ko sa iyo ng katulad ng pagbili ko sa items o kaya halaga na ito. Hindi na binabanggit yung kwan, hindi na binabanggit yung presyo ng ano ng pagbili ko sa camera o sa laptop. Ipinahintulot ito sa Islam. Pangalawa, al-ishrak. Ibig sabihin ng ishrak ay parang katulad din ng tinatawag na at-tawliya, yung pagbibinta na katulad ng tinatawag na tawliya. Ibig sabihin ng ishrak ay yung ibibinta niya ang bahagi, ilang bahagi sa kanyang binili. Halimbawa, ibinibinta ko sa iyo ang kalahati sa aking binili o sa paninda o sa items na binili ko. Ha? Yung kalahati sa items na ito ay ibinibinta ko sa iyo. Understood na yun na yung presyo ng kalahati na yun ay yun ang ibabayad niya. Pero ibig sabihin, kabidaho, yung nagbibinta, halimbawa ako na nagbibinta, ay nakuha ko, nasa actual, nakuha ko yung items o kaya ay paninda na yun. Kung nasa malayo, hindi ko nakuha, hindi ko maaaring ibigay, ay hindi maaari yun. Katulad ng nabanggit natin sa mga nakalipas, na ibig sabihin, kailangan ay nasa aktwal o kaya ay maaring maibigay. Okay. Itong pangatlo naman ay al-murabaha. Ibig sabihin ng murabaha ay yung ibinibinta ng tao ang kanyang binili na nakuha niya yung kanyang binili, yung panindaw, items na yon, ibinibinta niya sa kanyang kapwa na sasabihin niya na ibinibinta ko sa iyo ang aking binili pero mayroong tinatawag na mayroon akong kita, riba. Mayroon akong kita kasi pagka tubo ang gagamitin natin, baka kala nila riba, no? Riba ang pagka ano, tubo, kan riba yung kahulugan. Halimbawa, ibinibinta ko sa iyo ang aking sasakyan na plus 10% ang kita ko sa aking sasakyan. Mayroon akong kita na 10%. 'Yun ang ibig sabihin ng murabaha. Sinasabi mo sa tao yung magkano yung kita mo bilang dagdag doon sa pagbili mo sa item o kaya ay paninda na yon na ibinibinta mo. Pwede rin ito sa Islam. Pang-apat, al-muhatata. Ibig sabihin ng muhatata, ito yung tinatawag nila na al-wadi'a. Al-wadi'a. Ibig sabihin na yung ibinibinta ng tao ang kanyang binili na nakuha niya sa halaga na nalugi siya, nabawasan yung original ng halaga ng kanyang pagbili sa paninda o kaya ay items na yon.
Halimbawa, ibinibinta ko sa iyo ang aking laptop sa halaga na nalugi ako ng 10%. Kasi minsan, bumili ka ng item, bumili ka ng anumang bagay. Subalit, nabili mo na yan, pero parang hindi mo na gusto. O kaya parang mayroon kang pangangailangan na iba. Pero nabili mo na, hindi mo na pwedeng ibalik. Kasi di ba, naalala na ninyo yung nabanggit natin, na kapag ka nagkahiwalay na, nawala na. Maliban lang kung pumasok doon sa tinatawag na khiyarat. Ibig sabihin na yung khiyarat, yung ibig sabihin, kapag ka mayroong mga opsyon. Di ba? Opsyon dahil sa ganito, opsyon dahil sa ganito, opsyon dahil sa ganito. Okay. So itong muhatata ay yung ibinibinta ng tao sa kanyang kapwa, ang kanyang binili na nakuha naman niya sa halaga na kulang doon sa presyo ng kanyang pagbili. Ibig sabihin, nalulugi siya. Ang pagbinta niya doon sa paninda o sa items na yon ay nalugi siya. Walang problema, pwede yon sa Islam na ibig sabihin, kabilang siya sa albuyo al-jaiza. Sa pagbibinta, pagbibisnes o kaya pangangalakal na ipinahintulot. Okay. Ito ang dalil, malinaw ang dalil sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ang talatang ito, mga kapatid, ay pangkalahatan sa lahat ng mga pangangalakal o kaya pagbibinta, pagbibisnes na kung saan ay tulad ng nabanggit natin na ayon sa kahulugan ng talatang ito, wa ahallallahu al-bay'a, ipinahintulot halal, ipinahintulot ng Allah ang pagbibinta, pangangalakal o kaya pagbibisnes, wa harramar riba, at ipinagbabawal naman niya ang tinatawag na riba, pagpapatubo o kaya pagkakaroon ng interes. Yan ang tinatawag na riba na makikita natin sa Suratul Baqarah 275 na talata. Okay. Ito naman yung mga kondisyon ng nabanggit natin kanina. Mga kondisyon na kung saan ay mainam na malaman natin. Ang dalawang panig ay kailangan sa panahon ng kanilang pagbintahan ay alam. Alam nila ang unang presyo. Halimbawa ito, ibininta ko ito sa iyo, sa katulad ng pagbili ko, sa katulad ng presyo ng pagbili ko. Yun ang tinatawag na tawliya. Na ibig sabihin, kailangan ang dalawang panig ay alam nila kung magkano ang presyo na yun. Kapag hindi nila alam ang presyo sa panahon na sila ay nagkakasundo sa bintahan o kaya ay ang isa sa kanila ay hindi niya alam, ay ibig sabihin, lam yan akidil bay. Hindi natalian o kaya ay hindi nagkaroon ng tinatawag na bintahan, hindi katanggap-tanggap ang kanilang bintahan. Kasi hindi nila alam kung magkano ang presyo na yun. Mga kapatid, napakaganda, napakalawak ang ating mga natutunan sa ating pag-aaral hinggil sa tinatawag na buyo. Inshallah, ipagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa mga susunod na panahon. Maraming salamat.